Patay na ang hinihinalang miyembro ng Abu Sayyaf na naaresto kahapon sa Bohol. Napatay si alias Abu Saad matapos umanong magtangkang tumakas at mang-agaw ng baril ng kanyang mga escort na pulis habang ibinabiyahe sa mas maayos umanong piitan. At yan po ang tinutukan ni Rafi Tima. Bakas pa ang dugo kung saan napatay ang narestong si Saad Samad Kiram alias sa Abu Saad matapos umanong tangkang tumakas kaninang madaling araw. Ayon sa pulisya, pasado alas dos kaninang madaling araw nang ibinyahin nila papunta sa mas maayos na kulungan ang hinihinalang isa sa mga tinutugis na Abu Sayyaf sa Bohol, kasama ang tatlong police escort. Si Saad is considered to be high profile, so we decided to have him sa detain initially kagabi sa BDJ, no? Bohol District Jail. Pagdating daw sa Barangay Kabawan ay nagpaalam ang suspect na dudumi sa gilid ng kalsada. Pinayagan naman daw ng kanyang mga bantay pero maya-maya pa ay tumakbo na palayo. Pahirapan daw ang naging habulan dahil sa madilim at masukal na kapaligiran. Na-corner daw ang suspect sa bayan ng Cortez kung saan siya nabaril matapos umanong manlaban. He tried to grab, no? Parang nakipagpambunong siya para kunin yung baril ng isang tropa natin na napalapit sa kanya. Isinugod sa ospital si Abu Saad na idinaklarang dead on arrival matapos magtamo ng tatlong tama ng bala sa ulo at sa dibdib. There are two lethal ones which were the frontal, the head part as well as the chest. Ayon kay Region 7 Police Director Chief Superintendent Noli Talino, iniutos na ni PNP Chief Ronald De La Rosa ang investigasyon sa insidente. Tinitingnan din daw ng Bohol Police Provincial Office kung may pagkukulang ang mga nagbantay kay Abu Saad. Kung talaga may mga liability ng mga natin, definitely there will be sanction for that. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras.